tayo po ay manalangin. Ama, dakilang Diyos na banal, salamat pong muli sa panibagong araw. Salamat, Lord, sa dagdag na buhay sa araw na ito. At salamat din, Panginoon, sapagkat masisimulan po namin ang araw na ito ng inyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, muli, gamitin niyo po ang inyong salita sa aming mga puso upang ang kaaway ay hindi po makagawa, ang kasalanan ay matukoy namin, at ang iyong salita ang magbigay sa amin, Lord, ng daan, Panginoon, para lalo kaming maging malakas, matatag, at maging matapang sa mga bagay, Panginoon, na ipagagawa niyo po sa amin. Thank you, Lord, sa aming mga kapatid na nakikibahagi po ngayong umagang ito. Ito aming panalangin at samo sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating pong Bible verse, Matthew chapter 16, verse 24 up to 26. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Ang ating pong devotion, we died before we came. Nang si James Calvert po ay umalis po, iniwan ng England para po maging representative as missionary sa island po ng Fiji noong 1838, ay parang nilagay ni James Calvert sa alanganin ang kanyang buhay. Sapagkat marami pong kwento dito po sa Fiji Island na yung pong mga nauna mga misyonero o mga pioneer missionaries na nagtungo sa lugar na ito ay pinatay at kinain ng mga cannibals. Uso po kasi noong time na yun yung cannibalism, ano po, kinakain nila yung kapwa nila, mga tao, pati mga bata. Okay? At ang Christianity po noong time na yun ay nire-regard na threat sa lugar na ito, sa island na ito ng Fiji Island. Ano po? Pero pong isang punto sa buhay ni James Calvert na siya po ay winarningan ng kapitan ng isang barko. At ang sabi po ng kapitan sa kanya, You will lose your life and the lives of those with you if you go among such savages. He said to that, ang sagot po ni Calvert dun sa kapitan, We died before we came. At ito pong si missionary James Calvert ay nag-spend po siya ng 18 years dito po sa Fiji Island. At for 18 years, nakita po niya ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa island na ito. Katunayan, yung pinakan chief nung island na yon, okay, ay naligtas at nakakilala po sa ating pong Panginoon. Kung kayo po ay nanonood po ng isang sports, yung pong nag-rugby sports, okay? Meron pong group na lumalaban dito. Tuwing bago po sila lumaban at pagkatapos lumaban, kumakanta po sila ng mga praise songs. Okay? At ito mga athlete na ito ay galing po dito sa tinatawag na Fiji Island. Okay? Kaya po, dahil po may mga misyonero na they risk their lives, may mga misyonero na talagang naglakas loob. Okay? Wala po sigurong mga atleta ngayon na lumalaban sa isang sports na hindi po nila ini-express ang kanilang pagpuri, pagpapasalamat sa Diyos, sapagkat bunga po sila
ng mga kagaya ni James Calvert, ano po, na nag-pioneer for 18 years na naging misyonero sa lugar na yon at naipahayag po ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Kung hindi po ito ginawa, hindi po nilagay ng Panginoon sa puso ni James Calvert na tumungo sa lugar na ito ng Fiji Island, ano po, ay wala po sigurong mga athlete sa present time na kanila pong i-express ang kanilang pagpapasalamat sa Diyos. Okay? Marami po sa atin, as a Christian, hindi naman natin, o hindi naman tayo humaharap sa anumang uri ng kamatayan sa tuwing ating ituturo, isishare ang gospel ni Kristo. Okay? Wala naman pong gagawan tayo ng hindi maganda. Okay? Makakaranas po tayo ng rejection, makakaranas tayo ng persecution, okay? If we share the word, if we share the good news, okay? Pero maski na ano pa po ang maging resulta ng ating pong ginagawa, okay, sa pag-share ng good news, kung meron tayong willingness na gawin ito, kagaya ng ginawa ni James Calvert, ano ho, ay hindi po natin mapag-iiwasan na isang araw, meron po mga taong magpupuri sa Diyos. Okay? Dahil po sa mga taong may willingness, dahil sa mga Kristiyanong may desire, may puso, sa mga taong wala pang pagkakilala kay Kristo. Okay? Bakit po ito dapat gawain ng isang mananampalataya? Na magkaroon tayo ng puso, karoon tayo ng willingness. Isipin na lang po natin ang ginawa ng ating Panginoon para po sa atin. That, ano, after all that Jesus has done for us, okay? He died on the cross for us. He paid the penalty of sin for us. Ginawa po niya lahat para lang tayo ay maiiwas sa tiyak na kapahamakan. That is love. That is compassion. Okay? At ganun din po ang dapat maging lifestyle o maging goal ng isang Kristiyano, kagaya nitong si Missionary James Calvert. Kaya po, ang pag-share ng good news, hindi po yan one day lang o one time decision lang. It must be a lifestyle. It must be a way of life. Okay? Na something na dapat meron tayong kamalayan sa kahalagahan ng program ng Panginoon. And that is winning souls. Kaya nga po, we may experience rejection, persecutions, pero that is hindi masyado yun eh, bilang Kristiyano. Kung hindi yung magiging bunga nun, despite of the rejection and persecution ng mga tao, yung bungang magiging resulta po nun, okay, ng mga taong makakakilala sa ating pong Panginoon. Kaya, it is a matter, okay, kung ano talaga yung mas mahalaga. It is a matter of what we value the most. Ano ba talaga yung mas importante sa atin? Sana ilagay yan ng Diyos sa ating mga puso. Ang sabi nga ni Paul in Acts 20:24, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord to testify the gospel of the grace of God." Imposible po na masunod natin ang gusto ng Panginoon sa ating mga buhay, liban na lamang kung meron tayong handang puso. Okay? Handang paa, kamay, bibig, buhay na ibigay sa Diyos para lamang po abutin ang mga wala kay Kristo by way of going, by way of telling to others the good news of Christ. We died before we came.